Hey, what's up, Balrock Nation? Welcome back to my channel. And for this video, may pag-uusapan na naman tayong isang token. Ito raw token na to is magandang bilhin bago mag-bullrun or bago maaprubahan yung ETF natin. So yung nakaraan, pinag-usapan natin yung Bitcoin ETF token. And yes, yung token naman na yon is hindi pa siya official talaga na token nila, no, ng Bitcoin ETF. And yun nga, syempre, ang pinaka-official token natin is yung Bitcoin. And dito naman is ang pag-uusapan natin is yung ETH ETF token. Okay, so a new future for ETH daw, no? Pasabay nito kasi nga, no, ETH ETF, or sabihin natin yung ETF, ang meaning nito is Exchange Traded Fund. Pag ito ay naaprubahan nga daw ng SEC or ng SEC, talagang bubulusok daw, no, yung price nitong mga tokens na to, itong Bitcoin tsaka ng ETH or Ethereum, kasi malaki ang impact niyan. Kasi nga, pag naaprubahan yun, maraming businesses, maraming tao yung, diba, hindi na matatakot para maglabas ng kanilang mga tokens or yung mga nagtatago pa ng cryptocurrency. Kasabay noon, possibility, marami nang tatanggap ng mga tokens sa mga ibang store, supermarket, malls, ATM, banko. So, hindi malayong mangyari, no? So, possibility lang naman, pero pwedeng mangyari, guys. So, yun nga, nakaraan is Bitcoin ETF filing. Madelay nga po dahil sa SEC, okay, yung approval is iniintay pa. And baka daw mangyari ito sa January. And dito nga sa ating ETH, nag-file na nga yung BlackRock, no? Nag-official file na nga po Spot Ethereum ETF dun sa SEC. And yung Bitcoin ETF nga natin is noong June pa yan, naka-pending dun sa ating SEC. So pag itong dalawang to is na-aprubahan, malaki talaga yung impact sa world of crypto. Dahil ang Bitcoin natin is the mother of coins. So yung ETH parang ayun na yung father of coins. So hindi natin alam, ha? Maraming pwedeng mangyari sa crypto. Hindi natin hawak yung prediction, no? Kung ano yung mangyayari talaga. So be careful, cryptocurrency is volatile. So you take note nyo palagi, meron pong risk dito. Okay? So yun na nga, punta na tayo sa topic natin, itong ETH ETF token. So kinuha nila tayo para makapagbigay ng information about dito sa token nila. Okay, so pwede kayong sumali dito using your MetaMask. Pwede kayong bumili. Dito sa website nila is meron na pong tutorial kung paano bumili. May na-detect lang yung antivirus natin, guys, no? So na-block po yung website nila, pero ayun, in-access ko pa rin, pero sana ma-fix nila ito. Ingat lang din, guys, no, sa pagsali dito, dahil pera po nyo yung ilalabas ninyo. Okay, hindi ko po hawak ang pera ninyo. It's your money, it's your decision. Always do your own research pa rin. And syempre, sabi ko nga sa inyo, take at your own risk, dahil pera nyo po yan. So kung sasali ka dito is make sure na nabasa nyo po ito, dahil ito nga nun, may warning na po dito. This token isn't traded on leading US centralized exchanges or frequently swap on Uniswap. Okay, so I understand lang natin para makita natin yung information kung paano nga bumili ng ETH ETF dito. Okay, so kailangan natin dito ng MetaMask para makonnect nga yung ating wallet. So i-connect lang natin yung wallet natin. So make sure lang na gamitin nyo na lang siguro yung bagong wallet nyo para hindi madamay, or kung magka-problema tayo, hindi madama yung pinaka-laman ng ating main wallet. Okay, connect natin, guys. So yan, dapat nasa Ethereum network ka. Makakabili ka ng token nila kung meron kang Ethereum. And syempre, i-add nyo na rin yung pang-gas fee kung bibili tayo, guys, no? So nasa Uniswap to. So ibig sabihin, usually Ethereum po yung gagamitin natin para makabili nito. No, so dito sa website nila, andito na po yung address, yung token address. So meron silang light paper or white paper. So pwede nyo basahin ito. Ibababa ko na lang sa ating description box. So pag bumili ka nito, i-take note nyo may 2% buy tax tayo dito. And itong ating token is meron silang roadmap dito. So phase 1 to 3. So sa phase 1, ito yung launch phase, yung approval, and yung phase 3 nga daw is yung paglipad nitong token na to. Okay, tokenomics ito, guys, is meron silang 1 billion token supply, allocation of 95% to DEX liquidity, 5% to CEX listings. And dito nga daw, yung unique mechanism nila is wala daw pre-sale, stealth launch, and 2% buy burn tax remove upon SEC ETH ETF approval. Pag na-approve daw yung ETF nitong ETH, so mawawala daw yung buy burn tax. Okay, so yan, ha. Make sure lang, guys, na naiintindihan nyo po ito, guys, no? At hindi po ito talaga related dun sa token ng ETH. So sa pagbili ng token na to, guys, no, hindi ko po kayo pinipilit. Okay, sabi ko sa inyo, merong risk sa pagbili ng mga token na to, at hindi naman lahat ng kinocontent ko is, di ba, masasabi natin legit, dahil baka bukas makalawa, okay, tumakbot, itakbo yung pera natin pag bumili tayo ng token. So wala tayong habol, wala tayong makikitang team na, di ba, yung hahamulin mo talaga. Right, so makikita mo naman dito yan sa website nila. And dito nga, no, meron daw sila ditong burn tracker. Okay, so yun lang, sa pagbili, guys, kailangan nyo lang po ng Ethereum dito ng token. Okay, so medyo may kamahalan lang yung gas fee natin. Alam nyo naman yan, guys, pag Ethereum network or ERC20, talagang napakalaki ng investment, at syempre yung gas fee. Okay, take note niyan. It's up to you na yan kung bibili ka po. Hindi ko po kayo pinipilit dito, no?
I'm just giving you information lang din about dito sa ating tokens. And yun nga, no, kung magiging interesado ka, it's up to you na pera nyo po yan. Kayo po yung mag-decide kung papasukin ninyo. Invest at your own risk na lang. Alright? And then para sa kaalaman nyo, no, may token price na rin po itong ating token. Itong ATH ETF, no? So yan, no, kung nakita nyo yung market niya, okay, so bumababa siya. And maraming bumibili nung nakaraan. Pero we don't know the price or the market kasi nga wala tayong prediction dito. Okay, pwedeng tumaas pa to kung sakaling siguro sumabay sa approval ni SEC or tumaas pa yung Ethereum value, no? As of now, ang value ng token ng Ethereum is nasa 107,000 pesos. Okay? So kung tumaas siguro si Ethereum, tataas din yung value nitong ETH ETF na token. So hindi natin alam, guys, ha. So yan, it's up to you na kung bibili po kayo dito. Reminder ko lang na hindi po ito financial advice. Alright, so pwedeng tumaas yung value, pwedeng bumaba, volatile ang crypto. Kaya yun, guys, no, kayo na po yung bahala kung tatalpak po kayo dito. So yun lang, hoping po nagkaroon kayo ng information about doon. Ayun yung kagandahan nga ng pag-accept ng SEC doon sa ETF natin, sa Bitcoin at Ethereum. Mas maganda yon para syempre, alam nyo na, pag na-accept yan, possibility, ando na tayo sa bull run. Alright, so yun lang. So sana po, as nagustuhan yung video natin for today, sana po ay na-elect ninyo. And don't forget, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And don't forget to hit notification bell para hindi po kayo mahuli at updated po kayo lagi sa ating mga videos. So ako, guys, hindi ako mag-invest dito, pero it's up to you po, no, kung papasukin nyo. So yun, guys, na-check nyo yung ating mga videos dito sa ating channel dahil may mga free contents tayo dyan, no? Pwede kayo makapag-earn ng crypto kahit walang nilalabas na pera. Meron tayong mga free mining, application, airdrops, at kung may mga investment man, i-check natin yan bago natin pasukin. Alright, so yun lang. Maraming salamat po sa panonood at suporta na binibigay ninyo. Huwag niyong kalimutan sumali sa ating All Rock Nation group chat sa Telegram. Meron tayong Zilli Quest. Pwede kayong manalo ng GCash dyan sa mga giveaways natin, guys, no? Salihan nyo yan. Yung mga link niya nasa description box. Okay, so yun lang. Maraming salamat, guys. This is All Rock. Stay safe, stay healthy, and God bless to all of you. Halika na't sumama sa aming barangay. Samahang masaya, ano pang hinihintay? Kung online games ang iyong gusto, dito ka sa guild ko, solido. Sa aming community na puro makulit, mga hari na trash talk pero malupit. Bawal ang iyakin kapag ka natatalo. Magpalit ka na ng bago at lumipad ka ng kampo. Gusto mo